Siya nga pala, nagkita na kayo ni Damir pero bakit hindi mo pa sinabi kung ano talagang plano mo? Kung tatanggapin mo hindi yung offer niya. Nakalimutan ko na nga pala yun, nawala siya sa isip ko. Well, I can go to his office then. Now? Yes? Nakangisi kong sagot sa kanya. Natatawa na lamang siya sa akin. Kinuha ko naman yung folder na iniwan niya rito nung nakaraan sa kaambag ko. Ikaw na lang bang pupunta sa kanya o sasamahan pa kita? Kaya ko naman ang sarili ko. Sad ko sa kanya. Okay, yun lang at lumabas na ako ng office ko. Nasa labas naman ang isa kong kotse kaya hindi ko na kailangan magpahatid pa sa driver ko sa van. Ano nga bang magiging reaksyon ni Ate Jaida kapag nakita niya ako ulit sa Dela Madrid Group? Ako na rin ang hahawak sa kanila. Dumiretso naman ako sa kumpanya niya. Sa labas ko na rin ipinarke ang sasakyan ko. Nang makarating ako, ay pumasok na ako sa lobby. Pansin ko naman ang tingin na nila sa gawi ko. I'm back! Nakangiti pa ako habang naglalakad. Pagkatapos ng 7 taon, ay muli akong babalik dito pero hindi ko nahahaya ang mangyari kung anong nangyari sa nakaraan. Hindi na ako papayag na malitin na lamang ako at sampal-sampalin kung kailan nila gusto. Wala na ako sa poder ni Daddy. Hindi na silang bumubuhay sa akin kaya hindi ko hahayaang mamalitin lang ako dahil sa bunga lang ako na isang kasalanan. Hindi ba't si Tanya yan? Rinig ko pang bulong sa paligid. Nakangiti lang naman ako. Nang makarating ako kusa na opisina ni Damir, ay nabaling sa akin ang atensyon ng mga tao sa department na ito. Tingnan ko naman ang inuupuan ko dati at may nakaupo na doon na hindi pamilyar sa akin ang mukha. Tanya! Napalingon naman ako kay Angela nang napatayo pa siya na makita ako. Nandito pa rin pala siya. Pansin ko naman ang umbok niya ng tiyan. 7 taon na nakalipas kaya malamang marami nagbago. Hi Angela! Long time no see! Formal kong saad sa kanya. Nagulat naman ako nang bigla siyang tumakbo papalapit sa akin para yakapin ako. Bakit bigla ka nalang nawala? Bakit hindi ka nagpaalam? Umiiyak niya ng saad. Hindi naman ako nakasagot sa kanya dahil nagulat pa ako sa biglaan niyang pagyakap sa akin. Rinig ko naman ang paghikbi niya. Nanatili lang ako sa pwesto ko. Hindi ko alam kung ano ba dapat gawin kapag muli kayo nakita ng dati mong kakilala. Bata pa kami na magkita kami at aminado naman ako. Wala pa akong kayang gawin sa edad kong iyon. Napatingin naman ako sa kanya nang kumalas na siya sa yakap niya. Pagpasensyahan mo ng asawa ko. Buntis kasi kaya masyadong emosyonal. Yung kung saad naman ang isang lalaki, hindi ko siya kilala. Baka dati na rin nagtatrabaho rito pero hindi ko lang napapansin. Ang laki ng pinagbago mo. Ang ganda-ganda mo na rin. Saan ka ba nagpunta? Humihikbi pa niyang tanong. Sa Paris? Tanging sagot ko. Marami talaga nagbago sa akin pati ang pananalit at pakikisama ko ay nag-iba. Hindi naman nagtagal ang pagkakaibigan namin ni Angela dati, pero masaya akong hindi niya ako kinalimutan. Mauna na muna ako sa iyo, Angela. Kailangan ko pa kasi makausap si Damir. Uwi ka ako na ikinatangon niya naman. Kapag may oras ka, labas naman tayong dalawa. Tumango na lang ako sa kanya, saka ko siya nilampasan. Ramdam ko naman ang tingin na nila sa akin pero dire-diretso na ako sa pintuan ng opisina ni Damir. Kumatok naman ako doon ng 3 beses. Nang marinig ko na ang boses niya, ay saka ko yun binuksan. Miss Montelivalo! Parang gulat pa niya saad. Bigla naman siyang tumayo at pinaupo ako sa sofa niya. Hindi mo nasabi sa akin na pupunta ka pala rito. Yes, I'm sorry. I forgot to tell you yesterday. Iyon na sadya ako pero nakalimutan ko sabihin sa'yo about your offer. Oh, yes. Forgive me about what happened yesterday. Sana tinawagan mo na lang ako para ako na lang pumunta sa opisina mo. No need, Mr. De La Madrid. Wala naman akong ginagawa so I decided to go here instead. Mr. De La Madrid is too formal. You can call me Damir. Inilahad niya naman ang kamay niya at malugod ko naman yung tinanggap. Hindi ko talaga maiwasang hindi mag-isip. Nagpapanggap lang ba siya o may nangyari talaga 7 years ago? Kung tingnan niya ako, ay parang wala talaga kaming pinagsamahan o hindi magkakilala. If that's what you want then, Damir. So, can we discuss now about your offer? So I can start maybe tomorrow if you want? Oh sure, my pleasure. So, I already prepared your contract. You can read it now. Then tell me if you have a question. Bilis ah! Talagang siguradong-sigurado siyang papayag ako sa gusto niya. May kinuha naman siya sa drawer ng lamesa niya, sa kanya yung binigay sa akin. Binasa ko lang naman siya ng pahapyaw lang dahil hindi naman ito ang habol ko rito. Maaaring maituloy ko nga rito ang nasimulan kong pangarap. Gusto kong patunayan sa kanila
na hindi ako katulad ng taong iniisip nilang kukuha ng gawa ng iba para lamang masabi na magaling. Sayang lang at mukhang walang maalala si Damir o sadyang kinalimutan niya na ako. Wala na akong problema dito. Sad ko sa kanya, saka ko ibinaba ang hawak kong mga papel. Okay, that's good. Gusto mo bang makita ang mga models ng kumpanya? Tumango na lamang ako bilang sagot. Tumayo naman siya kaya sumunod na ako. Lumabas kaming dalawa ng office niya. Papasok na sana kami ng elevator nang makita ko sila daddy kasama ng chairman. Pareho pa nalaki ang mga mata nila na makita ko. Tanya, anak? May hinang saad ni daddy. Naiiwas ko naman sa kanila ang paningin ko. Hindi ko alam kung alam ba nila kung anong nangyari sa akin noon o hindi. Tanya, where have you been? Kunot noong tanong na rin ni chairman, ang lolo ni Damir. Hindi ko inaasahan na makikita ko sila rito. Bala ko rin naman na magpakita kay daddy pero hindi ko lang talaga inaasahan na ngayon ko siya makakita. Bahagya naman ako umatras na lumabas silang dalawa. Anak, saan ka nagpunta? Bakit hindi ka namin makita? 7 taong ka nawala. Nag-aalala pang saad sa akin ni daddy. Hindi naman ako galit sa kanya pero karapatan niya rin namang malaman ang tungkol sa akin. Doon na muna tayo sa office ko, huwag tayo rito. Wika ng chairman. Sumunod naman kami sa kanya hanggang sa makapasok kami sa office niya. Magkatabi naman kami dalawa ni Damir sa isang sofa. Niningon ko naman siya at kunot na ang noo niya. Do you know each other? Seryoso niyang tanong kaya ako naman ngayon ang nangunot ang noo. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Huwag niyang sabihin na hindi niya ako kilala? Palipat-lipat naman ang tingin sa amin nila daddy at ng lolo niya. Dad, what is happening? Chairman? Tanong ko na rin. Nilingon ako ni Damir pero hindi ko siya nilingon. Naguguluhan ako sa nangyayari at gusto ko nang malaman ang lahat. Bakit parang walang kaalam-alam tungkol sa akin si Damir? Rinig ko naman ang pagbuntong hininga ng chairman, ganun na rin ni daddy. Hindi rin namin alam kahit kami nagugulan sa nangyayari. 7 taon ka nawala iha, ni hindi namin alam kung saan ka nagpunta, kung bakit biglaan ang pag-alis mo. Wika ni chairman. Hindi ba sinabi sa inyo ni Damir kung saan talaga ako nagpunta? Bakit parang wala kayong nalalaman? Naiinis ko ng tanong sa kanila. What do you mean? Naguguluhan din tanong sa akin ni Damir. Napahilot na lamang ako sa noo ko. Para akong nangangapa sa dilim. Bakit parang ang dami nagbago? Hindi ko naman na dapat iyon ipagtaka eh. Pero hindi ko inaasahan na magugulat na lang ako sa pagbalik ko sa mga nangyayari. What is happening? Daddy, what happened? Muli kong tanong pero hindi nila alam kung anong isasagot sa akin. Pareho na kami naguguluhan at nagtataka ngayon ni Damir pero ni isa ay wala man lang sumagot sa kanila. Pwede bang kausapin ko na muna ang anak ko? May gagawin ba kayong dalawa? Tanong ni Daddy kay Damir. Wala naman masyado. I just want her to see our models. She's going to work here and I want her to handle the models. I see. It is not important, I guess. Well, yeah. Okay. You can talk to your father first, Tanya. Then let's see each other later at my office if you are not busy. Baling naman sa akin ni Damir, tango na lang ang naisagot ko. May bagay akong hindi nalalaman. Tumayo naman na si Damir at lumabas na opisina ni chairman. Kaming tatlo na lamang ang naiiwan dito sa loob at nanaig pa ng ilang minuto ang katahimikan sa pagitan namin tatlo. 7 taon kang nawala iha na hindi namin alam. Bigla ka na lang nawala sa kumpanya. Pambabasag na matanda sa katahimikan. Hindi ko naman pinansin ang sinabi niya ngayon. What happened to Damir? Bakit hindi niya ako maalala? Bakit parang nangangapa siya sa akin? Hindi ko na mapigilan tanong sa kanila. Nagkatinginan pa silang dalawa at humugot pa ng malalim na hininga si daddy bago ako diretsyong tiningnan sa mga mata ko. September 15, 2014, when he had an accident. A car accident. Hindi namin alam kung saan siya pupunta. Masyado siya nagmamadali sa pagmamaneho niya. Hindi rin nakakabit sa kanyang seatbelt niya. Ilang buwan din siya nagstay sa ospital. Pagising niya, okay naman siya pero nagtataka na lang kami na parang hindi kanya tinatanong. Nung una, hinayaan namin tapos tinanong ka ni Carmina sa kanya kung nasaan ka dahil simula na maaksidente siya hindi ka na rin namin nakita. Nangunot lang yung noon niya, tinanong niya kung sinong Tanya'ng sinasabi ng mami niya. Nag-aalala ang mga magulang niya kaya tinanong nila sa doktor bakit hindi kanya maalala. Ang sinabi lang, maari nagkaroon siya ng amnesia pero ikaw lang ang nakalimutan niya. Para namang bumagsak ang balikat ko sa narinig, kaya pala ganun na lang kung tingnan niya ako. Ang akala ko'y talagang sinasadya niya dahil ang akala ko'y galit pa siya sa akin. September 14, 2014 din na araw na lumipad ako patungang Paris.
saan ba niya balak pumunta para maaksidente siya? Kung ganon, hindi niya alam na may asawa na siya o kasal na siya sa akin? Iya, alam naming nagulat ka rin sa nangyari. Hindi na namin tatanungin kung anong nangyari sa inyong dalawa ni Damir noon. Babalik din ang alaala niya. Wika ng chairman. Kung babalik din ang alaala niya, bakit hindi bumalik sa loob ng 7 taon? Mahina akong sambit. Hindi naman sila nakasagot sa akin. Nagkaroon siya ng aksidente kung kailan ako lumipad patungong Paris. At sa loob ng 7 taon, hindi niya ako kilala. Napabuntong hininga na lamang ako. Mauuna na po ako. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Sad ko na lamang sa kanila. Tatayo na sana ako nang hawakan ni Daddy ang kamay ko. Iahatid na kita sa labas, anak. Hindi naman ako nagsalita pa. Lumabas naman ako ng opisina ni Chairman. Tahimik lang naman kami naglalakad hanggang sa makapasok sa loob ng elevator. Sa Paris ka ba nang galing? Minsan kita nakita sa TV pero hindi ko alam kung tama ba ako o hindi dahil ang laki ng pinagbago mo. Nandun lang ako sa nakalipas na taon. May nangyari ba noon sa inyong dalawa ni Damir? Ang pagkakaalam ko ay nagiging okay naman na kayong dalawa. Tapos bigla ka na lang nawala? Tanong niya na naman. Nang bumukas ang elevator ay nauna na akong lumabas. Nakasunod lang naman siya sa akin. Si Damira nakakaalam, Dad. Pero sa tingin ko hindi niya na yun alam kung wala siyang maalala tungkol sa akin. But let's just forget about it. Are you okay? May gagawin ka ba talaga? Can we talk please, anak? Nakikiusap niya sa ad. Fine. Anas ko. Nauna naman na siya maglakad na sinundan ko na lamang. Nang sumakay siya sa kotse niya, ay sumakay na lang din ako sa likod. Itinuon ko na lamang ang paningin ko sa labas. Kaya pala mas lumala ang ugali ni Damir. Wala na siyang kinikilala dahil sa taas niya na ngayon. Parang wala na rin siyang pakialam sa mga empleyado niya. Kung sa bagay, kung maganda naman ang benepisyo na kukuha nila, ay mananatili nga sila kahit na ganun ang ugali ng boss nila. Nang huminto ang sasakyan ay bumaba na rin ako. Dinala naman ako ni Daddy sa isang cafe. Maaga pa naman. Pumasok kami dalawa sa loob at nauna na akong naupo habang siya ay dumiretso sa counter para umorder ng kakainin namin dalawa. Hindi kami naghiwalay na dalawa. Mag-asawa pa rin kami sa papel. Hindi man lang ba nila sinabi ang tungkol sa bagay na yun? Basta hinayaan na lang ba nilang malaman nilang hindi niya ako maalala? Naupo naman na si Daddy sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong ihaharap ko sa mama mo kapag dinalaw ko siya. Hindi ko man lang natupad ang pinangako ko sa kanyang hindi kita pababayaan. Iyon na lamang magagawa ko para sa kanya. Para sa'yo, pero katulad ng dati, naging walang kwentang ama pa rin ako sa'yo. Diretso ko naman siyang tiningnan. Simula nang kunin niya ako, ay ngayon niya lang nabanggit ang tungkol kay mama. Ni hindi ko nga alam kung nagawa lang ba nila ako dahil sa kalasingan ni Daddy o ano. Wala akong alam sa kasaysayan nilang dalawa. Minahal mo ba talaga si mama? Diretso kong tanong. Gusto kong malaman kahit kaunti ang tungkol sa kanilang dalawa. Matagal siya bago nakapagsalita pero kalaunan ay ngumiti. Of course, I love your mom. Katulad may pinagkasundo rin kami dalawa na tita Erica mo. Pero hindi ko inaasahan na makikilala kong mama mo pagkalipas ng 2 taon nang ikasal kami ni Erica. Huwag mong isipin na hindi ko minahalang mama mo. She's my greatest love, pero hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko na siya nakita noon. Sinubukan ko kayong hanapin pero wala akong nagawa. Nalaman ko na lang ang tungkol sa'yo noong magsulat siya sa akin. Ilang linggo bago siya bawian ng buhay. Hindi kita masyadong kinakausap dahil nahihiya ako sa'yo. Nahihiya ako dahil wala akong kwentang ama para sa'yo. Wala akong nagawa para mabuhay pang mama mo. Napatitig na lamang ako sa kanya. Ngayon ko lang narinig ang lahat. Ilang taon na ako nakatira sa kanila noon pero ni minsan ay hindi niya nabanggit sa kanila ni mama. Hindi ko inisip na minahal niya talaga si mama dahil may pamilya talaga siya. Ang akala ko'y naging bunga lamang ako ng isang mapusok na gabi. Isang kasalanan. Why are you telling me this now? Kunutno akong tanong sa kanya. Napayuko naman siya at pansin ko ang pagtulong ng luha niya pero nang iangat niya ang paningin niya sa akin ay parang wala lang. Dahil alam kong iniisip mo naging bunga ka ng kasalanan. Kanina pa ako nakarating dito sa office ko simula nang magkausap kami ni Daddy. Sa tagal ng panahon, alam kong minahal niya nga ang ina ko. Bakit bang higpit ng tadhana sa akin? Hindi niya na ibinigay sa akin ang kompletong pamilya. Hindi niya rin pinataga sa akin si mama. Ngayon, naging biktima ako ng kasunduan. Napagbintangan at nakalimutan ang sarili kong asawa. Ano pa bang dapat kong maranasan sa buhay ko? Simpleng buhay lang ang hinihiling ko. I hope this time maging maayos naman ang lahat. Well,
Naging tahimik naman ang buhay ko this past few years. Napasandal na lamang ako sa upuan ko. Napapangiti na lamang ako dahil alam kong hindi talaga kami kinalimutan ni Daddy. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Mama kung bakit siya umalis nang walang paalam kay Daddy. O baka naman nalaman niya na kung anong klaseng tao si Daddy o tungkol sa pamilya niya. Hindi ko naman siya masisisi kung ganun nga. Come in! Anas ko na marinig ko ang katok sa pintuan ko. Kinuha ko naman na yung papel sa harap ko sa kakotinignan ang mga iyon. Sa Dela Madrid ka na ba magtatrabaho bukas? I mean, dun ka na ba dederecho? Tanong ni Jasmine. Dun na tayo mamamalagi. Siguro. Pupunta na lang tayo rito pero bihira na lang. Yun naman talagang plano ko. Sabihin mo nga sa akin. Anong dahilan mo bakit ka pa bumalik dito? Are you going to take revenge to them? Lalo na dun sa kapatid mong mata pobre. Binitawan ko naman ang hawak ko saka ko siya seryosong tiningnan. I am not. Bumalik lang ako dahil nagsasawa na rin ako sa Paris. Saka nandito rin kasi si Daddy. Hindi ko naman balak na tumira sa Paris. Hindi naman ako makakarating dun kung wala lang nangyari 7 years ago. Wala sa plano ko ang revenge thingy na yan. Gusto ko lang ipakita sa kanila kung ano na ako ngayon at hindi na akong Tanya na katulad ng dati na masyadong minamaliit at walang kalaban-laban. Siya nga pala, nalaman ko ng tungkol kay Damir. May amnesia siya pero ikaw lang hindi niya maalala. Naaksidente siya 7 years ago. Wika niya, natinanguan ko na lang. Alam mo ng tungkol dito? Nalaman ko rin kanina. Nagkita kami ni Daddy at ng lolo ni Damir. Hindi niya talaga ako maalala. Bakit sa lahat ng pwedeng hindi niya maalala, bakit ako pa na asawa niya? Dahil maaaring ikaw ang huling nasa isip niya. Hindi ako sigurado pero yun ang alam ko. Sad niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Tinuloy ko na lamang ang mga gawain ko. Ang alam niya ngayon ay wala siyang asawa. May naging karelasyon na kaya siya sa loob ng 7 taon. Malamang meron na yun. Ano pa bang pakialam ko sa bagay na yun? Matapos kong magawa lahat ng mga trabaho ko ay umuwi na ako. Wala lang naman akong ginagawa pagdating sa bahay kung hindi ang gumuhit na gumuhit lamang ng mga sarili kong disenyo. Minsan na hindi ko maiwasang hindi maisip si Damir. I don't know why. Para bang meron sa party sa akin na nangihinayang ako dahil sa pagkawala ng alaala niya. O baka maganda na rin ito simula namin dalawa? Kung sakali mang hindi na bumalik ang alaala niya, paano pa niya malalaman na kasal na siya? Paano niya malalaman na may asawa na siya? Hays! Nahiga na lamang ako sa kama ko. Hindi ko na tinuloy ang pag-uhit ko. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa Dela Madrid Group. Kahit na maaga pa eh, marami na rin ang mga nagsisipasok. Takot din sigurong maipit sa traffic. Tanya! Rinig kong tawag sa pangalan ko kaya nilingon ko kung saan yung galing. Nakita ko naman si Angela na lakad takbo pa para lang makalapit sa akin. Don't run, please! Sad ko sa kanya dahil baka delikado sa batang dinadala niya. Ngumiti naman siya at sinunod ang sinabi ko. Hingal na hingal pa siya na makalapit na siya sa akin. Don't do that again. Baka makasama sa anak mo. Kinikilig naman ako sa pag-aalala mo. Maaga pa naman. May gagawin ka ba? I have an appointment with Damir din kasi. Uy! Alam mo, ang tagal nang wala akong balita sa inyong dalawa saka simula na maaksidente si Sir Damir tapos nawala ka pa. Mas lalo naging mainitin ang ulo niya. Marami siyang pinalis na nasa mga itaas ang pwesto tapos pinapalitan niya kaagad ng bago kaya mas lalo marami nagagalit sa kanya. Pero yung ginagawa niya naman ay mas lalo nakakapagpabuti sa kumpanya. Bakit ka nga ba nawala? Ang akala namin kasi kaya hindi ka napasok ay dahil binabantayan mo si Sir Damir. Pero nung pumasok siya, wala ka naman. Pagdadaldal niya hanggang sa makasakay kami ng elevator. It's a long story, Angela. Let's just forget it. Ang daming nagbago sa'yo. Grabe. Nga pala, bakit parang hindi ko nakikita si Linux? Tanong ko sa kanya. Nanatili lang na mablangkong ekspresyon ng mukha ko. Hindi ko lang kasi siya nakikita saka iba na yung nakaupo sa dati niyang upuan. Isang buwan simula nang mawala ka ay umalis na rin siya. Hindi ko alam kung saan na yun eh. Andaya niyang dalawa, iniwan niyo ako. Nagtatampo pa niya saad pero hindi ko na yun pinansin. Nang makapasok na kaming dalawa ay nagpaalam naman ako sa kanyang dederecho na ako sa opisina ni Damir. Baka kasi nandyan na rin siya. Kumatok pa ako doon ng 3 beses. Bumukas naman iyon at si Nico agad na nakita ko. Pasok ka, wala pa si Damir. Hintayin man lang siya dito sa loob, baka nandyan na rin yun. Saad niya. Pumasok naman ako sa loob at naupo sa sofa. May mga hawak-hawak naman siya mga papeles.
Tiningnan ko naman siya hanggang sa makaupo siya sa harapan ko. Kamusta ka na? Mabuti at nakabalik ka na rin. Ayos lang naman ako. May magandang dulot naman ang ginawang pagpapatapon sa akin ni Damir. May mga perang inilagay sa bangko ko bago ako nakalis tapos nagpatuloy yun isang taon pa. Paano nangyari yun kung hindi ako maalala ni Damir? Kunot noong tanong ko sa kanya. Nahihiwagaan lang kasi ako lalo na at unang gising pa lang ni Damir ay hindi niya na ako maalala. Napayuko naman si Nico sa kabahagyang umiti. Ako ang may gawa nun. Yung unang nilagay sa bangko mo ay pera yun ni Damir. Pero yung mga sumunod ay ibinibigay ko sa iyong kalahati ng sahod ko. Dahil alam ko mahirap ang magsimula sa ibang bansa, lalo na at wala ka naman masyadong dalang pera. Bakit maginawa yun? Hindi mo naman ako responsibilidad ni Nico. Mas maganda nga yung hinayaan niya na lang sana ako eh. Hindi ko naman yung magagawa, Tanya. Saka pasensya ka na kung nahinto na siya. Nagkasakit kasi ang lola ko kaya kailangan namin ng pera. Nag-iipon na ako dahil nagpapabalik-balik na siya sa ospital. Hindi na lang kita makontak dahil parang bigla ka nagpalit ng number. Don't be sorry. You don't need to do that. And thank you sa concern. Ngumiti naman siya sa akin. Mabuti nga kaibigan si Nico kahit na hindi naman kami madalas mag-usap dati. Kamusta ka naman doon? Madalas ko nang marinig minsan ang pangalan mo sa tuwing nasa event kami ni Damir. Well, I'm okay. Maganda naman ang Paris para sa akin. Good to hear that then. Until now, he didn't remember you. Maganda na rin siguro umuwi ka, baka sakaling mabalik ang alaala niya sa'yo kapag nakikita ka niya. Bahagya naman ako natawa sa sinabi niya. Wala naman na sa akin yun kung maalala niya ako o hindi. But I know you're in love with each other back then. Pinagkasundo kayo pero nagiging maayos ang relasyon yung dalawa, right? Pilit ko naman siyang initian. Siguro nga, baka nga hindi ko alam. But I really felt his love. Hindi naman ako nakasagot sa kanya nang bumukas ng pintuan at iniluwanan si Damir. Nang makita niya kaming dalawa ni Nico ay nagsalubong na naman ang kilay niya. Good morning! Bati sa kanya ni Nico. Do you know each other? Tanong niya sa amin dalawa saka naupo sa upuan niya. A little bit. Sagot ko na lang sa kanya. I'll sign this later, Nico. Puntahan lang namin mamaya ni Tanya mga models natin. Do you want coffee? Baling naman niya sa akin. Napaka-formal niya magsalita. Sure. Okay, Nico. 2 coffee, please. Utos niya naman kay Nico. Tumango lang naman si Nico kay Damir. Mabuti naman at hindi niya nakalimutan ang kaibigan niya. Si Nico lang ang kilala kong kaibigan niya dahil siya lang naman ang nasabi niya sa akin dati. Tinitigan ko lang naman siya. Katulad ka pa rin ng dati. Matapang at masungit pa rin. A heartless boss. Walang pakialam sa paligid niya. Today is my first day here, right? Tanong ko sa kanya. Yes, sa susunod na buwan na yung upcoming show natin. I trust you here, Miss Montelivalo. I know you are not going to disappoint me dahil nakita ko lahat ng mga gawa mo. Really? Ang akala ko kasi hindi. May tao kasi dati na pagsabihan ako ng wala man lang sariling gawa, that I copy someone's work. Kalmado ko lang na masad sa kanya. Pansin ko ang bahagyang pagkunot niya ng noo saka napatingin siya sa akin. Seryosong tingin pero panandalian lamang iyon. You're a professional fashion designer. Now I know kung bakit gusto mong mahawakan din ang mga models ng kumpanya. Dahil minsan ka na rin humawak sa Paris, am I right? Well, yes. Minsan kasi nagsasawa rin ako sa pagguhit ko. I love to explore, you know? I see. Anas niya. Bumukas naman ang pintuan at pumasok dun si Nico. Dala-dala ang 2 tasang kape. Nang maibaba niya iyon ay nagpaalam na rin siyang lalabas kaagad. Ito yung mga i-release ngayong buwan na bagong mga collection. Dahil ikaw ang in-charge sa gagawing show, ikaw nang bahalang mamili sa mga models. Sure, no problem. Ibinigay niya naman sa akin ang hawak-hawak niyang kanina folder. Marami silang mga bagong labas, iba-iba rin ang mga designer ng mga dress at long gown nila. Wala naman ako masabi sa mga ito. Kailan bang start ng training nila for the upcoming show? This week din. Napatango naman ako sa kanya. Kinuha ko naman ang kape na inihanda ni Nico saka sumimsim nun habang binubuklat ko ang bawat design. Titingnan ko na lang din siguro mga finished product nila sa susunod. Sa ngayon, aasikasuhin ko mga models niya. Matapos namin magkape sa opisina niya, sabay na rin kami naglakas palabas. Marami rin siya mga sinasabi at pinapaliwanag tungkol lamang sa negosyo. Tanging-tango na lang isinasagot ko sa kanya. Then, I hope maging maayos ang partnership natin. I hope so.
anas ko sa kanya. Pumasok naman na kami sa isang malawak na silid kung saan talaga nagsasanay ang mga models niya. Pinanood ko naman ang mga ito na maglakad. Nakakrus ang mga kamay ko habang pinapanood sila. Napatingin naman ako sa isang babae na nakaupo sa harap habang may kinakain. Napakunot na lamang ang noo ko. Parang si Jaida kasi yun. Hindi ba model ang babae na nakaupo sa harap? Turo ko sa kanya. Tiningnan naman yun ni Damir. She's Jaida. I think she's your sister, right? The supermodel of our company. Ah, yes. Half-sister. Oh, I see. Pero bakit hindi siya sumasama na mag-practice sa mga kasama niya? She's not exempted. Sambit ko sa kanya, saka siya tiningnan. You're right. Well, ikaw naman ang bahala sa kanila. Let's go. I will introduce you to them. Wika niya sa kanaglakad, papalapit sa stage kung saan pabalik-balik na naglalakad ang mga model. Naagaw naman ang atensyon nila lahat kaya huminto naman na muna sila sa ginagawa nila sa kayumuko. Napatingin naman sa amin si Jaida. Mabilis naman siyang tumayo at binati si Damir. Nanlaki pa ang mga mata niya na makita niya ako. Good morning everyone. This is Tanya Montalivalo. Siya ang bago mag-handle sa inyo lahat. Inaasahan ko magkakaisa kayo. Pakilala niya naman sa akin. Napapataas na lamang ang kilay ko kay Jaida dahil salubong na naman ang kilay niya nakatingin sa akin. Hi! Sana naman na maging maayos lang tayong lahat. Don't worry, I am not that strict, but I want you to follow everything I say. Are we clear? Yes, ma'am. Masigla naman nilang sagot, maliban kay Jaida na ibang tingin sa akin. I'll go ahead then. Please be nice to Miss Tanya. Baling pa niya sa mga model niya. Thank you, Damir. Ngiti kong saad. Tumango lang naman siya sa akin saka siya naglakad palabas habang nakapamulsa pa ang dalawang kamay. What are you doing here again? Nabaling naman ang atensyon ko kay Ate Jaida na magsalita siya sa gilid ko. Hindi mo ba narinig ko ano sinabi ni Damir? Ako ang bagong hahawak sa inyo kaya hindi pwede sa akin ang uupo-upo ka lang sa gilid dahil ikaw ang supermodel dito. Sa akin, pantay-pantay lang kayong lahat. No, I will not follow you. Never! It's up to you, ate. Hindi naman kita pipilitin. Talaga! Mataray niya sad saka umalis na sa harapan ko. Bumalik naman na siya sa inupuan niya kanina. Hindi ko naman na siya pinansin. Pinagtuunan ko na lamang ang pansin ng iba pang mga models na walang kapaguran naglalakad sa taas. Magagaling naman silang lahat. Hindi ko pa nakikita naglakad si Jaida simula na maging supermodel siya. Bakit nila hinahayaang maupo lang siya habang nanonood at kumakain? Hinayaan ko naman na siya. Gawin niya ang gusto niyang gawin. Matapos ko sa pagtitingin sa kanila, ay tininan ko naman ang mga tinatahipan nilang mga dress at gowns. Hello, Miss Tanya. Ito na po yung mga natapos namin. Yung iba siguro, next week pa matatapos. Sad sa akin isang babae. Napatango-tango na lang ako sa mga pinapaliwanag nila sa akin. Yung long gown na isusot na magiging top model sa gabing yon, okay na ba? Tanong ko naman. Ang alam ko po, hindi dadalhin dito ng designer ang gawa niya. Dadalhin niya na lang daw po sa mismong show yung gawa niya. I see. Nagpatuloy naman ako sa pagtitingin sa lahat. Maayos naman, wala naman siguro kami magiging problema. This is my first big show, kaya kailangan handa na ang lahat. Walang dapat magiging problema sa bagay na ito. Hindi ko nahahayaang maulit ang una kong show ng dahilan sa pambibintang sa akin sa bagay na wala namang patunay. Tanya, ito yung design na isusot na mapipiling top model sa gabing yun. I don't know kung bakit tayo niyo ipunta rito. Siguro gusto niya mapulido niyo na maigi. Sad naman sa akin ni Jasmine. It's okay, Jasmine. Hayaan na lang natin siya sa gusto niyang gawin. Sad ko. Minsan ko pang tinignan ang design niya at maganda naman talaga iyon. Aasahan ko maganda niyang gawa sa araw na show. Ano kayang magaganap sa mangyayaring show na ahawakan ni Tanya? Malaman na kaya ni Tanya nangyari kay Damir matapos siyang ipatapon ito sa Paris? Masabi kaya ni Nico kay Tanya ang dahilan ng pagka-aksidente ni Damir? Bumalik pa kaya ang alaala ni Damir o mananatili itong isang walang pusong amo? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.